Happy Wednesday for today's mini vlog. Wednesday na naman, maagang nagising ang nanay nyo. May pasok na naman po kami hanggang bukas. So hayaan nyo na muna ako mag-upload kahit dalawa-dalawang araw lang. Kine-kineming vlog. Niready ko na yung mga gagamit at ipapaligo ni Kuya Yuan since wala na nga kaming thermos na basag na. At meron pa lang maagang nagising. Nagising si Kuya Person. So ayan mga mare, medyo masama daw ang pakiramdam niya. Kasi nga dahil nabigla din kami kahapon. Alam niyo ba, sobrang init, alinsangan at biglang ulan. Tapos papasok kami sa malamig na SM. Kumbaga parang nabigla kami sa init at lamig. So ayan, parang medyo masama rin ang pakiramdam ko niyan. Nakikiusapan ko siya na kung di siya papasok, magsasabi na lang siya. Kasi nga medyo tinatamad na rin talaga siya. So sabi ko, wag na, itry niya munang pumasok kasi nga may exam sila. Hindi kasi pwede hindi siya pumasok. Kasi ayaw rin din niya mapag-iwanan at ayaw rin niya mag-isa mag-exam sa school. So ayan, naglinis-linis, walis-walis, ligpit na mga hinugasan kagabi ang nanay niyo habang maaga pa. So ipiflex ko na rin din ang bag na nabili namin kahapon. Ruffles ba ang tawag dito? Alam niyo ba, napaka-spacious niya. Natutuwa ako dito, mare. Pagbukas ko ng second bulsa, ayan mare, ang dami niyang mga secret pocket. So natutuwa naman ako dito, marami kang pwedeng ilagay at spacious pa. Mukha lang siyang maliit pero ang luwag niya sa loob. So ayan mga mare, nilabas ko na rin yung basura niya dahil nga maagang maaga kaming aalis. 6 or 7 darating si basura. So nilagay ko na doon sa kanto. So eto pala, flex ko yung pormahan na nanay natin, no? Charot, hayaan nyo na. At mahalaga, mabango ang mga anak natin. Ayan, waiting kami sa oras na yan. Medyo hindi pa ayaw pa ni kuya niyan talaga. Pero pinakiusap ko na pumasok na muna siya. Magsabi na lang kung uuwi ko masama ang pakiramdam. Antayin ko na lang check na kay ma'am. Pero sabi niya, papasok daw siya. O siya, nandito ka naman kami sa tricycle. Papasok na. So i-flex ko lang ulit dito ang tanawin namin tong umaga. Marami talaga nagja-jogging dito mga mare. At ayan, nandito na kami sa school. Actually, bawal na talaga maghatid ang mga nanay sa loob ng school. So hanggang gate na lang din kami. So sabi ko sa kay kuya, kung talagang papasok, oo daw. So ayan, dire-diretso yung person. Di na talaga ako nilingon. Well, I hope na kinakabahan din ako niyan mga nanay. Kasi nga, baka mag-chat si teacher na uuwi nga, masamang pakiramdam. Talagang medyo matagal pa ako umuwi niyan. At eto na nga, wala pa ako natanggap na chat mula kay teacher. So, ibig sabihin, okay naman na. So, siguro nabigla lang talaga si Kuya Yuan. Alam nyo, kasi minsan ganun talaga yon. So, good morning po sa inyo. Happy Wednesday. Tingnan nyo naman, di ba? Kasarap lagi maglakad kada umaga. Alam niyo ba, hindi ako magsasawa lagi maglakad dito sa amin. At tapos dumaan ako kay kuya, isipan ko magbiprito na lang ako ng manok. Tinatamad na kasi talaga ako at masama rin ang pakiramdam ko. So ayan mga mare, bumili na naman ako ng pangmalakasang palabok, charot. So ito yung pinipilahan nilang pandesal. Sabi nila masarap daw. Well, tikman na natin. Actually, masarap siya mga Marsh, lalo na daw kung may butter siya. So bukas nagpapalagay tayo ng butter doon sa pandesal. So ayan, ma-reflex ko pala yung aming mga butas na pumhiyaan nyo na. At fast forward mga mare, wala talaga ako sa mood niyan mag-video-video. Kaya eto lang muna gagawin natin. Nakapag-prito na ako ng manok niyan, isi-second fry ko na lang siya pag-uwi. Medyo mag-11 o'clock na niyan. Pero ilalaban natin na maglalakad pa rin tayo. So ayan mga mare, ipiflex ko lang yung favorite ko. Go-to bag ko kada aalis ako. Ayan. Yan yung mini canvas na nabili ko dito sa TikTok. Nasa yellow basket. Pati yung aking anti-radiation na salamin, nasa mini basket din. So, order na kayo. Ayan, tara, punta na tayo sa school. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda talaga dito. Hindi ako magsasawa sa inyong i-flex araw-araw at ipakita kung gano'ng talaga kaganda dito. At andito na rin tayo sa school. So, wakas, marihingal kabayo tayo niyan. Dalang init na rin talaga. Medyo mag-i-11 o'clock na yan. Waiting din kami ni ate. Ito yung bagong nakilala kong nanay na classmate din ng anak ko. So, ayan mga mare. I'm bawal talaga magpapasok. So, pumasok talaga kami sa loob. Pwede daw. So, ayan. Nasundo ko na si Kuya Yuan. Yun lang. Salamat sa panonood.